BI Deputy Spokesperson Melvin Mabulak is joining us now live via, I think, Zoom. On the line. On the line, I'm sorry. On the line. Good morning. Good morning. Good morning, Ma'am Angela at Sir Diego. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood na kinik. Good morning po. Mm-hmm. Alright, nahuli po ba yung nagpakalat ng bomb threat recently? So far, wala po. Unidentified po siya. Mm-hmm. Narinig lang po natin ito sa report at ng ating sa MIAA. But we have to be proactive on this, no? Kasi kailangan din po natin to maging proactive tayo. To mm-hmm. warn our, especially foreign national, kasi yun ang jurisdiction natin, na we have to refrain yung mga bomb jokes because talagang it is a threat to our security as well. Just to be clear po, yeah. No specific person po, narinig lamang itong joke na to. Tama po? May tumawag po ito sa airport regarding that it was... under sa investigation isang babae, but unidentified po ito, but we have to understand na we have to be serious on this because yes. This matters na explosive. It creates kasi disorder and it is a threat to our right. security. Marami po yung implication eh. Yes. Yung domino effect po niyan at nakakapahala. That's why we have to warn foreign nationals who are here na to avoid, refrain from such statements na about explosive. I'd like to clarify now, you mentioned foreign national. Do we have an inkling na yung nag-prank call or is it officially, can it officially be ruled as a prank call? From a foreign national? Yes, sir, Melvin? Are you still there? Nako, I think we lost him. Ata. Sayang, maganda yung usapan. Oo, I think we lost him. Sige, we'll try to get in touch with him again. Nasa Zoom pa rin. Mr. Melvin, can you hear us? Hello, ma'am. Good morning po. Pasensya, medyo hindi po maayos yung signal. Yes. Malinaw na, Spock. Regarding my question, Spock, so you're mentioning na dito sa call that came in. So are we saying that we can rule it now, that it was a prank call? And you also mentioned foreign national. So foreigner po ba ang nag-prank call? Wala naman pong na-identify kung anong nationality. Okay. Ang inaano lang natin, we are just warning yung kung sino man. At on the part sa immigration po, considering na kung possibly isa itong dayuhan, we are warning them not to do that, no, to refrain from making that statements kasi hindi po yun maganda at it is a threat to our security. Okay, so para lang po malinaw din sa ating mga kababayan, ano po ba yung mga posibleng kaharapin nitong mga tao po no, na nag-prank or nag-joke about bombs? Opo, sa ating, mayroon po silang pananagutan sa batas, but mm-hmm. on the part sa kung foreign national ka dito, hindi lang po sa pananagutan regarding sa existing law natin, but it could be a basis for denial of entry kung ikaw mm-hmm. ay papasok pa lang. O di kaya that could be a basis ng deportation case kung ikaw ay nandito na sa ating bansa. Mm-hmm. Hindi po tama yon. That would be undesirability considering it is a threat to our public safety, public order at sa threat sa ating security. Yes, spokesperson, ano po dapat gawin? For example, ang isang pasahero po ay nakarinig ng threat or joke, do we confront the person making the joke or threat or do we silently inform authorities? I would rather, recommend that we have to inform yung authorities natin sa airport. Alam na po yan, lalo't-lalo na pamaraming pong nakalat sa mga security personnel sa ating mga paliparan. O di kaya yung taga-airlines mismo, they know there is SOP on dyan kung ano ang gagawin. We have to be alert then, we have to be aware kung anong nangyayari sa ating mga paliparan because these are place na very sensitive areas na dapat we have to be concerned as well. Yeah, I'd like to ask kasi yung mga nahuhuli minsan na nagbabomb jokes, karamihan ng excuses nila, hindi daw nila alam na bawal pala magbomb jokes. Ang question ko is, nakapaskill po ba? Do we have posters in place sa airport or may warning sa airline that making such jokes is not allowed? Nakikita ko po sa mga signages po natin sa mga paliparan na hindi po
pinagbabawal yung bomb jokes. Naka-even sa entrance pa lang, may nakalagay na po dyan. At alam naman po natin na pag ganyan din, we must be aware na marami din tayong nababalitaan na pag mga ganyang jokes ay talagang nagkakaroon ng problema at nakaharap sila sa isang kaso. At the signages at our airports ay nagpakikita din naman po natin. Alright, taking this opportunity, Mr. Mabulak, doon po sa issue naman po ng ICC na sinasabi ni former Senator Trillanes na baka daw po magkaroon na po ng arrest warrant by second quarter ng ating taon. Ano po ba ang SOP ng Bureau of Immigration pagdating dito kung may mga taga-ICC po na pupunta? Alam po natin, there's already standard parts sa Department of Justice na ang ating, we are a government na, siyempre we have our own process na sa ating batas. But on the parts of immigration, once mayroon tayong direktiba galing sa ating Department of Justice, so matataas sa atin, sa korte, we have to comply. Ang nature po ng immigration is more on ministerial. Once there is a directive, then we have to implement. But for now, wala po tayong naririnig, no? Walang official directive on that. And we are ready of whatever the directive ng Department of Justice. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Bureau of Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak.